Good morning po sa kanilang lahat. Welcome po sa online service ng Friends in Christ at welcome po sa ating mga kaibigan, mga nanonood sa ibang bansa at sa ating mga first time na makikinig. Welcome po sa inyo at salamat po sa pakikinig nyo sa salita ng Diyos. At tayo po ay nasa pangalawang linggo ng ating ECQ at we continue to pray na ang ating bansa po ay gabayan ng ating Panginoon, lalo na sa ating pinagdadaanan. Amen? At simulan po natin ang ating gawain sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at muli po kaming makikinig ng salita mo. At thank you for this opportunity to, Lord, worship you through hearing your word, Panginoon. Lord, salamat po. Nanawa, buksan niyo po ang aming puso, palambutin niyo ito. At continue to encourage us with your word, lalong-lalo na sa aming pinagdadaanan, Panginoon. Lord, gabayan niyo rin po ako sa aking pananalita. We pray for anointing, we pray for the Holy Spirit to guide me, Panginoon. Salamat po. May your power be upon us, Panginoon. We give glory to your name, in Jesus' name, amen, amen. Okay, unang-una, nakalimutan ko pong magpasalamat. Meron po tayong bagong podium. Salamat po, ito ay ginamit ang isang tao ng member ng church natin para mag-provide po nito. At salamat po at unti-unti pong nabibigay pa ang kailangan ng ating iglesia. Amen? So tayo po ay nasa second week o first week ng April na ba ngayon? Okay? At nasa ECQ pa. And God's message is entitled, Do Not Fear for I Am With You. Wow. Huwag tayong matakot dahil kasama natin ang Panginoon. So it is taken from Isaiah verse 41 verse 10. Sabi doon, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang command ng Panginoon, huwag daw tayong matakot sa ating nakikita, sa ating pinagdadaanan, kasi meron pong ibig sabihin yung I am with you. Okay? I am with you because I am with a powerful God. I am with a loving God. I am a God who fulfills His promises. I am a God who is true to His word. Yan po ay ibig sabihin, I am with you. Okay? Pag nakikinig po tayo ng news ngayon, at lalong-lalo na sa mga cases na narinig natin, talaga naman pong nakakapanghina at nakakatakot. Pag nakikita po natin yung number of deaths, okay? Nakakapanghina. Pag nalalaman natin na yung mga vina-vaccinate ay merong side effect, nagkakaroon ng blood clot, so sabi na, ano pa ang solusyon? So marami po, no, na nakakatakot na balita, no? Pag narinig natin na magla-lockdown na naman, wala na naman tayong trabaho, ayan, nakakatakot na naman na ang balita. Okay? So sa mga itong nangyayaring ito, ano po ang dapat nating gawin? Sabi po ni David, Psalms 34 verse 4, sabi niya, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. No? Hinanap ko ang Panginoon at tumugon siya sa akin at pinalaya niya ako sa lahat ng aking kinatatakutan. Okay? San ho ba nagsisimula ang takot? Ang takot po ay nagsisimula kapag hindi po tayo naniniwala sa salita ng Diyos. Believing that the word of God is not true, dyan po nagsisimula ang takot. Pag nagda-doubt po tayo sa pangako ng Panginoon, dyan po nagsisimula ang takot. At ang takot po ay hindi galing sa Panginoon. Ito po ay galing sa kaaway. No? Kapag tinitingnan po natin ang sitwasyon na tayo ang may control sa mga bagay na ito, dyan po nagsisimula ang takot. No? Dahil alam natin, limitado lang po ang kapasidad natin. Okay? There are three things to overcome this fear. No? May tatlong bagay para ma-overcome po natin ang takot na nararamdaman natin. Unang-una, fear lives when we believe that God's word is true. Okay? Natatanggal po ang takot kung naniniwala tayo na totoo ang salita ng Diyos. Ang sinasabi niya sa Bible ay totoo. No? Sabi po sa John 17:17, sanctify them by the truth, your word is truth. Yung salita mo, yan ang katotohanan. Kung anong sinasabi mo sa Bible, yan ang katotohanan na mangyayari sa panghawakan natin yon at matatanggal po ang takot natin. Okay?
Sabi po sa Philippians 4:19, si Paul po ay tinutulungan ng Philippian Church at nag-declare po siya ng pagpapala sa Philippian Church. Sabi niya, "And my God will supply all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Ang aking Panginoon ay ibibigay lahat ng inyong pangangailangan. Yun po ang sabi niya. And this word ay pwede po nating i-claim sa atin dahil anak din po tayo ng Diyos. Nang ating pangangailangan ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maaring ang iba sa inyo ay natatakot na nauubos na yung savings nila. Okay? Dahil wala pong pumapasok na income, pura papalabas ang papalabas. Huwag po tayong matakot dahil sabi po ng Panginoon, isusupply niya doon ang pangangailangan natin. Yung iba sa inyo maaaring natatakot dahil lockdown na naman, wala na naman trabaho, okay? Pero ang sabi ng Panginoon, isusupply niya pangailangan natin. Maaari po siyang gumamit ng ibang tao o ibang agency para tulungan at tulungan tayo, ibigay ating pangailangan. Okay? Maraming natatakot na magkano kaya babayaran ko sa ospital pag ako na ospital? Baka maubos ang savings ko pag ako na ospital. Amen. So yan ang mga takot ng tao ngayon. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos that He will supply all our needs. Okay? Pwede po tayong gumamit ang Panginoong agency ng tao na isang tao lang gagamitin. Bayad lahat po ng expenses natin sa hospital. Amen? Ang nakakatakot po na nakikita ngayon ay pag naniniwala po tayo sa mga fake news. No? Dahil ito talaga hindi katotohanan. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Okay? Ano po ang sabi niya? No? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, "For God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and sound mind." So hindi pala tayo binibigyan ng Panginoon ng takot. No? Hindi nang gagaling sa Kanya. Panghawakan natin yan. So pag may takot tayo, hindi galing sa Panginoon. Ang binibigay ng Panginoon ay kapangyarihan. Power, manalangin, power na manalangin, power na magbago ng buhay, yan ang binibigay niya. Love, no? Capacity to love others, no? Makapagmahal tayo ng iba. At sound mind, yung decision making, yung magandang decision sa panahon ng krisis, yan po ang binibigay ng Panginoon. Amen? So sa panahon po na ngayon, mga kapatid, panghawakan po natin na totoo po ang salita ng Diyos upang matanggal po ang takot natin. Amen? Pangalawa, fear lives when we rely on something that cannot fail. Okay? Tayo po ay nagre-rely sa mga bagay na alam nating hindi nag-fail. At sino lang yung hindi nag-fail? Ang Panginoon. Consider God's track record. Okay? Tingnan mo ang ginawa ng Panginoon. Okay? Sabi po sa 1 Kings chapter 8, verse 56, ito po ay sinabi ni Solomon sa mga tao. Okay? Sabi niya, "Praise be to the Lord who has given rest to His people Israel, just as He promised." Okay? "Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses." Okay? Nangako po ang Panginoon na magkakaroon muna ng pahinga, wala munang gera, nangyari po yun. Nangako po ang Panginoon na dadalhin sila sa promised land, nangyari po yun. Nangako po ang Panginoon na hindi sila pababayaan sa disyerto, makakakain sila, magkakaroon ng tubig, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon. Nakakatuwa po ang sabi niya, "Not one word has failed." So hindi po nagpumapalya ang Panginoon. Okay? So ito pong magandang panghawakan natin sa buhay natin na ano na ba ang nagawa ng Panginoon sa atin nung araw? No? Ano ba ang ginawa niya nung araw na talaga naman namangha tayo? Na yung ginawa niya nung araw, pwede niyang gawin ngayon. No? Dahil ang Diyos natin, He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Okay? Na lahat ng miracles na ginawa niya, pwede hindi siya nag-fail. Amen? Naalala ko po nung bago pa lang ipanganak po si Tim, ano? Kami po ay nagpe-pray mag-asawa magkaroon po ng pangalawang anak. Si Abby pa rin po, si Abby pa lang po noon. At dinilig po ng Panginoon. Nabuntis po ang wife ko. Tapos after 1 month nagpapa-check kami, okay po po. After 2nd month na nagpa-check kami, no? Nadismaya kami dahil wala daw heartbeat yung bata. So niraspa siya,
nalungkot po kami, pero sabi po ng doktor, eh pwede naman mag-pray ulit. So nag-pray po ulit kami, okay? Tapos nabuntis ulit ang wife ko, pangalawang beses, no? 1 month, meron pang heartbeat, 2nd month, 3rd month, nawala na naman ang heartbeat. 2 beses na to, naniras pa siya. So nalungkot po kami, akala ko isa na lang ang magiging anak namin, si Abby na lang. Hanggang dumating po ang pastor sa bahay namin, sinabi niya, sinabi namin, kuneto namin nangyari, at pinag-pray niya po ang wife ko, pinag-pray niya kami na magkaroon ulit kami ng isang baby. So for the 3rd time, nabuntis po ulit ang aking wife. Praise the Lord, first month, second month, okay pa po. Ako po ay natatakot, baka pag 3rd month, nawala naman ang heartbeat, kasi ganun ang nangyayari. So pag ka-third month, nagpa-check ang wife ko, praise the Lord, buhay pa rin yung bata. So in short, after 9 months, lumabas po yung baby boy, si Timothy nga po. Tuwan-tuwa po kami. Dahil lalaki, healthy, normal. Okay? So kami po ay nagpuri sa Panginoon. At pangalawang struggle ko po, na dinala ko naman po siya sa Pal Medical kasi gusto ko po siyang mabigyan ng medical benefits ng company namin. At bad news po, dahil sabi po, abnormal po ang anak ko, meron po daw siyang enlargement of the heart. So pag uwi ko po, sinabi ko sa wife ko, nalungkot po kami. Pero pagkatapos, clean name po namin sa Panginoon na mali o kaya hindi totoo o kaya paggagalingin ng Panginoon ang anak ko. Nag-pray po kami, mga kapatid. Hanggat, kaya naghanap po kami ng ibang doktor, dinala ko po siya sa ibang doktor, tines ulit siya, at by the grace of God, ang sabi po ng doktor, wala pong enlargement ng heart si Tim at normal po ang anak ko. No? Maring nagkamali siya o magaling totoo at gumawa ang Panginoon, ang importante, sinagot po ng Panginoon ang panalangin namin na maging normal ang bata. Amen. So ito pong nangyaring ito. Lahat po ng ginagawa ko ngayon, no? Na nagpipray sa may sakit o naggumagawa ng prayer sa mga nangangailangan, iniisip ko, Lord, nung araw ginawa mo sa akin, ngayon pwede mo ulit gawin. Amen? Consider natin ang track record ng Panginoon. Yung ginawa niya sa atin nung araw, pwede ulit niyang gawin ngayon. Kasi siya ang Diyos kahapon ngayon at magpakailaman. Siya rin yung Diyos na nagpala sa atin nung araw, pagpapalain niya pa rin tayo ngayon. Amen? Kaya pwede pong matanggal ang takot natin. Minsan po, tayo po ay natatakot. Alam ko lahat po tayo natatakot na ma-infect ng virus. Okay? Natatakot tayong ma-hospitalize. Yung mga nagpa-vaccine, natatakot na magkaroon ng side effect ang vaccine na to. So mga kapatid, ano ba ang solusyon sa takot na to? Isipin po natin ang ginawa ng Panginoon noong araw. Di ba po nagpapagaling ang Panginoon ng mga bulag, nakakakita, yung pilay, nakakalakad, at higit sa lahat, yung patay na bubuhay. Ito po'y nagawa ng Panginoon noong araw. At siya po yung Diyos na sinasamba natin ngayon. Na kung nagawa niya noong araw ngayon, noong araw yan, wala pong imposible sa mga pinagdadaanan natin ngayon. Kaya po huwag kayong matakot kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon, lalo na po yung mga karamdaman, yung mga symptoms, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, pagagalingin niya kayo. Maniwala tayo doon dahil meron pong track record ang ating Panginoon na pinangahawakan. Amen? Sabi po sa Joshua 1:5, sabi niya kay Joshua, nung namatay na po si Moses, sabi ng Panginoon, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Nung kasama mo si Moses nung araw, sasamahan din kita. So ito yung track record ng Panginoon. Nung araw sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. Kung hindi ko iniwan si Moses, hindi rin kita iiwanan. Amen? Para mawala po yung fear natin, mga kapatid, let's rely on something that cannot fail, and that is God. No? Consider natin ang track record ng ating Panginoon. Totoo siya sa kanyang pangako. Amen? Number 3, fear lives when we fill our hearts with thoughts of God's love. Ulitin ko, fear lives when we fill our hearts with thoughts of God's love. Punuin po natin
yung isip natin ng pagmamahal ng Diyos. Sabi sa 1 John 4:18, perfect love casts out fear. Amen. Ang crucifixion po ng Panginoon, ang sinasabi niya, ganito ko kay kamahal. Okay? Namatay ako para sa inyo. Okay? Ibinigay ko ang buhay ko para bayaran ang inyong mga kasalanan at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kung ibinigay po ng Panginoon ang buhay niya, ano pang hindi niya kayang gawin? Okay? Lahat pwede niyang ibigay sa atin. No? Kaya hindi tayo pababayaan ng Panginoon na mag-fail sa buhay. Lahat pwede niyang gawin sa atin. If we fear, we fail. No? Kung natatakot po tayo mag-fail sa buhay, tandaan natin, mga kapatid, dahil mahal tayo ng Panginoon, ire-rescue niya tayo. If we fail, we will be rejected, ire-reject tayo ng ibang tao, tandaan natin, dahil mahal tayo ng Panginoon, tatanggapin niya tayo kahit ano pa ang past natin. No? If we fail, something will let us down, or people will let us down, ibababa tayo ng tao, dahil mahal tayo ng Panginoon, ipopromote tayo ng Panginoon. Amen. If we fail, people will leave us. Kung natatakot tayo, iwanan tayo ng mahal natin sa buhay, ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ano pa? If we fear death, kung natatakot tayo mawala sa mundong ito, ang pangako ng Panginoon, no? I will give you eternal life if you surrender your life to me. Kung isuko mo ang buhay mo, you have eternal life. No? So mga kapatid, itong pagmamahal ng Panginoon, itong presensya ng Panginoon, ito nagbibigay ng security sa ating buhay at nagtatanggal ng takot sa atin. Amen? Sa ating pinagdadaan na pandemya, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, do not fear, for I am with you. Kasama kita. Okay? Anong gawin mo? Anong gagawin mo? Maniwala ka. No? Maniwala ka sa salita ko. Na kapag sinabi ko, ibibigay ko ang iyong pangangailangan, panghawakan mo yun. Okay? Maniwala ka sa mga bagay na hindi nagfe-fail. Sino yun? Ang Panginoon ang hindi nagfe-fail. Hindi siya nagfe-fail sa pangako niya. No? Pag sinabi niyang hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan, hindi siya nagfe-fail. Nandun siya. Pag sinabi niyang I will restore your health, nandun siya, i-restore niya talaga ang kalusugan mo. Amen? And fill your heart with God's love, no? Para matakot. Pag alam mo na mahal ka ng Panginoon, alam mo na ang presensya ng Panginoon nasa tabi mo, lahat ng takot mawawala. Dahil alam mo, lahat ay pwede niyang gawin para sa iyo. Amen? Mga kapatid, mga nakikinig, kung wala pa po ang Panginoon sa buhay niyo, ito po ang unang susi para matanggal ang takot natin. Papasukin natin siya. I-surrender po natin ang buhay natin sa Panginoon. Tanggapin natin siya sa puso natin. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Thank you, Lord, for reminding us, for commanding us that we will not fear kasi kasama ka namin. Pero importante, Panginoon, pumasok ka sa puso namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, patawarin mo kami sa aming pagkukulang at dalangin ko, Panginoon, na pumasok ka at tanggapin ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil kung nasa puso ka namin, wala na po kaming dapat katakutan dito sa mundong ito. Hindi po kami matatakot sa virus. Hindi kami matatakot kung ma-hospital kami. Hindi kami matatakot kung maubusan man kami ng pera. Hindi kami matatakot kung mamatay man kami. Kasi po, Panginoon, sa buhay namin, kapag nasa puso ka namin, kami po ay secured na. Dahil lahat ng bagay, gagawin mo para sa amin. Dahil alam namin, mahal mo kami, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, I declare sa lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, na mawala po ang takot nila. Dahil this,
you have given us not the spirit of fear, but you have given us the power. Lord, bigyan mo sila ng kalakasan na kalakasan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kapangyarihan ng kanilang panalangin. Bigyan mo ang kapangyarihan ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, na mabuhay sila ayon sa kalooban mo, Panginoon. You have given us love, Panginoon. Lord, dalangin ko, bigyan mo sila ng pagmamahal sa bawat isa. You have given us the wisdom, Panginoon. Sound mind, Panginoon, upang sa araw ng pagsubok na pinagdadaan ng bawat isa, Lord, they could make right decisions in their life, Panginoon. Salamat po. Ito po ay galing sa iyo. Hindi po sa iyo galing ang takot, pero galing sa iyo ang power, love, and sound mind. Thank you, Lord. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.